Good morning, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating business presentation. So, OME, Orientation for New Entrepreneur. So, bago po ang lahat, welcome po muna natin yung ating mga guests, di ba? Or mga soon-to-be business partners. Ayan. So, di ba, meron tayong from Belgium, di ba? Yes. Si Ma'am Ellen, ayan. And syempre from Cavite naman, si Ma'am Ruby. At syempre yung ating mga business partners. So, welcome po sa ating presentation for tonight. So, magpapakilala po muna kami bago namin i-introduce yung ating speaker. And so, by the way, I'm Grace Diaz from Bicol. Syempre kasama ko yung aking mga co-host na si Carlinas. Ma'am Carlinas from Kamalig Alba. And syempre Zeki Pagatpatan. Ayan. Diba? So, grabe na. Yung speaker natin, grabe din ngayon. Ayan. So, yan. May rules lang po tayo. Okay? So, kung maingay po sa ating mga background dyan, ayan. So, pamute po muna ng ating mga microphone. Ayan. Para mas makapag-concentrate po yung mga nakikinig sa ating presentation, lalo na yung ating mga soon-to-be business partners. Ayan. Okay? Then yung, kung may mga tanong po kayo about sa presentation, or clarification naman, ayan, pwede po after na lang ng presentation. So, pwede nyo i-chat or pwede po kayo mag-raise ng hands. Okay? So, yan. Introduce na po namin yung ating speaker kasi grabe po yung speaker natin. Ayan. Di ba? So, isa rin po siyang dating OFW. Ayan. Yeah. Grabe. Then, ngayon po ginagawa niya na din si Unified as full-time. Di ba? Grabe, no? So, let's all welcome. Siya na rin po ba lang magpakilala sa sarili niya. So, welcome na po natin. Ayan. Na napakagandang Becky. Becky. Maganda. Sophia. Maka-ex. Ayan, sexy. Ayan. Hey, gabi. Galing-galing ng ko. Sabi, nalito siya. Sexy nga ba? Sabi. Ayan, good morning. Tsaka sa kay Ma'am Ellen nasa Belgium. Ayan, good afternoon. So, konting background lang po kung paano, kung ano ako, nung maliit pa ako, naging fetus, no? Hindi. Isa rin po akong OFW for almost 16 years. Ayan. Way back, 19 kopong-kopong pa. So, simula nung maliit pa ang aking bebe, hanggang sa nagdibo, nasa abroad po ang lola niyo. Ayan. So, sa mga nakaka-relate, ang buhay ba sa abroad is madali. Gaya ng mga sinasabi ng iba, di ba? Pag nasa abroad ka, nay, ayan, iaahon kita sa hirap. Wow. Akala nyo lang ganun kadali. Ang hirap kaya. Kasi, pag ikaw OFW, ano ka, tawag dito, kalaban mo dyan, homesick. Kasi Pilipino pa naman, napaka, ano, di ba? Family-oriented. Yan. Gusto talaga family gathering. Lahat. Tapos biglang ilalayo ko sa kanila. Tama o tama? Tama. Okay. So, pag nakakita ka, ngayon, nowadays, grabe, Facebook, no? Lahat ng mga nangyayari sa buhay-buhay ng mga tao, nakakalkal mo na. Yan, maya-maya, nakakita ka ng mga gatherings. Paano ikaw? Mag-isa ka lang. Baba? So, mag-isa ka lang, ramdam mo talaga yung lungkot. Yung ano ba? Homesick. Ayan. So, wala kang kapupuntahan. Talagang gadgets ka. Laban lang gadget. Ayan. So, nakilala ko po si Unified way back 2016. Ayan, nawala. Anyari? 2016 pa po. Sa ulado ko yung araw. June 4. Ayan. So, medyo kinakalawang na dito sa Unified. Kakadot-dot-dot-dot ng cellphone. Pero at least, hindi na po ako bumalik sa abroad. Ayan. Good news naman dyan. Kasi kahit naman sabihin natin na nasa Pinas ako, yung bang nakasanayan natin kita sa na malalaki, in fairness naman po, natatapatan niya naman. Lalo na ngayon na lahat is online na. Okay? So yung iba lang talaga, natatakot. Siyempre, kasi pag online, makaakala, lalo na yung mga medyo may edad na, akala nila mahirap. Pero huwag kang mag-alala. Andito lang po lahat na ating business partner to guide. Okay, so yun ang nagustuhan ko sa company natin. Kasi, lalo na ngayon, di ba, more on remittance na tayo kasi takot tayong yung pera natin, mawaldas lang kung saan-saan. Ayan.
So, yung mga savings natin, pinapasok natin through online. Okay? Through online, mga online banking, ganun. So, good news dyan yung isi-share natin yung business sa inyo is napaka-pasok na pasok sa ating panahon. Lalo na ngayong pandemic na takot talaga tayo lumabas. Dahil baka isang bahing lang is dedo. isang bahing lang talagang grabe yung virus niya. As in, tinira talaga tayo ng ilang buwan. Pero good news dyan, kumita ang remittances natin dahil sa mga nagpapadala. Takot na pumila sa ibang mga remittance outlet, takot na lumabas. So marami po talaga nag-avail na ating system. Ayan. And ang kagandahan din po niyan is yung ating mga health products, of course, talagang pumalo po sa ating panahon ng pandemic. So, punta lang po tayo sa positive side. Of course, huwag na nating indain yung muna yung negative kasi talagang tatamaan na tatamaan ka talaga kung panahon muna eh. Pero good news dyan, marami tayong options. Ano gagawin natin sa panahon ng pandemic? And sure bull tayo sa business na ipipresent po namin sa inyo. Ayan. So, lalo na remittance, more on our mga clients remittance is OFW. Katulad ko, nagpapadala ng pera. Grabe. Marami pang pinapadala sa Pinas kesa yung savings. Tama? So, biruin mo yan. Way back 2014, 28.7 billion na ang pinapasok ng ating mga OFW. Biruin mo yun. OFW pa lang. Ano pa ba yung, ano na lang yung mga pinapasok pa na ating mga local companies, no, na talagang labas-pasok yung ano ng, kaya pasok dito yung remittance natin. Kasi yung remittance natin, meron tayong tinatawag na remittance domestic, yung padala tayo ng pera from our e-cash account papunta sa ibang outlets like Cebuana, Western Union, ayan. Smart money, grabe. Kita-kita mo naman sa panahon ng pandemic, marami pa rin nagpapadala ng pera. At ang negative side, takot sila pumila, tama. So biruin mo yan, pag remittance pa lang, million na yung ilalabas mo. Iba pa yung cash ban. Pero dito, traditional business, Western Union, ayan, 1 million lalabas mong pera dyan. Okay. Sa loading, power, loading pa lang 1 million kasi lahat ng telco. Sa atin naman, good news dyan, mega dealer po tayo sa Unified. Ayan. So, pwede tayong mag-load, lalo pag nasa abroad ka, pwede tayong mag-load sa iba't ibang bansa. Bayad center, good news dyan kasi naka-corporate na sa business natin yung bayad center. Way back 2018, bayad center natin is yung mga billers natin na mga partners, nasa 100, pero ngayon nasa 2,000 billers na po. Ayan. And good news, pwede kang mag-book online, meron din tayong online ticketing. Ayan. And kagandahan dyan is purely Pinoy po yung ating company. Purely Pinoy owned. Okay, na si Sir Emmanuel Manny Pascal, President po ng Unified Products and Services. May-ari din po siya ng iba't ibang mga malalaking company. Okay? So, grabe yung utak niya. Talagang pinag-isa-isa niya lahat. Okay? Kung ano man yung mga kailangan ng tao. Limitance, hindi mo kailangan lumabas ng bahay dahil sa cellphone lang yung gamit mo. Ayan. Sa loading, bills, payment, insurance, pinag-isa niya, isang website lang po yan. Papasok ka lang, may login yan. Username, tapos password lang, wala. Pasok maagad yung mga business na nabanggit ko. Ayan, earlier. Okay, so sa Unified Products and Services, grabe, yung pinaka-highlight natin dito is yung e-cash system. Ano ba yung e-cash system? Okay, isa siyang banking system subscription. Okay, kung meron smart, sa smart money, meron din sa Globe, yung GCash. Yung sa atin naman is e-cash. Electronic cash. So, lahat na. Okay? Lahat na dumadaan dito sa ating e-cash system. All-in-one na lang po siya. One login ka lang po. Of course, yung legalities natin, meron tayong mga certificate like SEC.
Security Exchange Commission, BSP, of course, kasi dahil sa remittance natin, mahirap po pag wala tayong mga permits na napuprovide sa ating mga business. And of course, yung BIR, kasi meron din tayo na generate na mga acknowledgement receipt. Yan. So, yung ating system po, meron tayong tinatawag na tatlong portals. Pwede tayong mag-login sa ating website through our web application. Ayan. So, ang kagandahan dyan, pag-login mo po, password, pasok na lahat, kitang-kita mo na lahat kung anong negosyo meron ka. Okay? So, pwede rin naman tayo sa mga desktop, meron din sa laptop. Ayan. Pwede nyo lang pong i-install sa inyong mga ano, sa mga gadget sa bahay. Ayan. Pero pwede rin sa tab. Ayan. Especially our mobile. Ayan. So, ang kagandahan dyan, portable kasi yung mobile. Pwede ka pa rin mag-transact kahit na wala kang mga antena-antena kasi pwede naman po siya sa data. Ayan. So, yan ang nakakaubos ng load natin. Tayo pa lang, di ba? Tayo pa lang mismo kliyente na ng ating loading. Okay, so good news dyan, server po natin is from Amazon.com. So huwag kang matatakot dahil may sarili po tayong IT na mga nag-ooperate po ng ating system. Okay, so first remittance, e-cash system. Kailangan lang po natin dito is magkaroon ng two valid IDs, two valid government IDs po. Huwag yung secondary ID kasi para sureball po yung transaction natin. Okay po. So, know your customer. Bago po tayo magsimula sa ating negosyo, meron po tayong ipipresent na mga valid IDs po. Okay. So, pag wala kang ID, you have talaga, oh, diba? Mga ganun. So, ang highlights na ating remittance dyan, very own remittance natin is yung e-cash padala rate. So, mas medyo ano lang siya, kailangan lang natin siyang i-introduce sa ating mga kakilala kasi nga bago po siya, wala po siya sa ibang outlets maliban sa ating mga e-cash pay centers, sa ating mga unified hubs, corporate ano natin, company. Okay? So, all you have to do is submit lang ng inyong ano, sa inyong valid ID, pwede na po tayong mag-transact ng ating e-cash padala and murang-mura lang po. Meron pa tayong pinakadabes, yung e-cash to e-cash. Kung member to member na transaction, 25 pesos lang po yung charges. Pero, pwede ka pong maglagay ng iyong sariling mga brackets. By brackets yan. So, for example na lang, ako, gusto ko yung 1 peso to 5,000 pesos ko is 100 lang yung charge. So, at least, meron akong income, di ba? Meron akong income na 75 pesos. Saan ka pa? Depende na po sa onsensya niyo yan. Masyado malikot ang kamay ko. Pasensya na. Ayan. So, e-cash to e-cash, yun naka-flat rate po sa 25, maximum of 50,000. Meron din naman tayong mga services na credit to bank. So, ibig sabihin yan, kung may e-cash account ka, papadala mo sa mga savings account ng iyong mga kliyente, ayan, pwede rin po yan. Okay? So, meron lang po tayong tinatawag na mga real-time or 24 hours na mga transactions sa ating banking. So, ayan, lahat po ng mga bank partners na nakikita nyo, hindi lang po yan, marami pa po. Okay? Hindi na magkasya, nasa likod po ng aking presentation yung kofya. Ayan. So, meron din po tayong mga e-cash sending and receiving. So, ibig sabihin, pwede kang magpadala from your e-cash account papunta sa ating mga corporate partners na mga remittances like Smart Money sa Cebuana, tsaka sa Western Union Fund. Even sa mga banko, pwede po tayong magpadala. Okay? So, sample na lang natin sa abroad. Ayan. So, sa abroad, for sure, hindi lang isang tao ang pinapadala natin. Siyempre, si pinsan, si pamangkin, si kapatid, meron kanya-kanyang mga ano yan, di ba? Mga pinapadalhan. So, pwede nyo pong gamitin yung e-cash account nyo in multiple na mga remittances. And, ang good news pa dyan, yun ating mga payout partners from abroad like Transfast, iRemit, pwede rin po sa Western Union yung mga ang tawag na international remittance, pwede po tayong mag-receive. Pero, ngunit, datapat subalit, ayan. Kasi nga, madalas, pag remittance,
pag remittance abroad, from abroad to Pinas, kaya payout lang po muna. Okay, payout only. Bihira lang po kasi magpadala ang Pinoy sa abroad. Aside from mga ano na may mga emergencies na, okay po? So kagandahan diyan is nasa cellphone niyo lang pwede na kayo magpadala ng pera pag nasa abroad kayo, nasa work kayo, pag break time niyo na, ayan, padala ng pera. Time na para mag-negosyo. Okay. So ayan, sa ating e-loading naman, all telcos na po tayo mga ma'am and sir. Okay, so Smart, Globe, and Sun, pwede na po tayo mag-load. And aside from that, pwede rin po tayo mag-load international. So partners po natin dyan sa ating mga international loading is sa Singtel. Meron tayo sa Singapore, ayan, Hong Kong, Malaysia, and even Dubai. Ayan, pwede po tayong mag-load. Kagandahan dyan is dollar rate po. Take note, dollar. So, regardless kung magkano po yung rate ng dollar ngayon, basta dapat meron ka pong nakaset na po na amount ng iyong load. Okay? So, yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa like Dubai, mga Saudi, Salik, ayan, grabe. Grabe po sila mag-load doon. Kasi maya-maya tumatawag, maya-maya nag-a-update sa family. Of course, pwede rin tayong magbayad ng bills natin through our eCash account. Okay po? So, kahit na nasa abroad ka po, pwede ka rin magbayad ng inyong bills as long as may laman po ang inyong eCash account system. Diba? Hindi mo na kailangan magpadala kay sisteret or kay sa kapatid mo para magbayad ng bills para sa bahay niyo. Ikaw na mismo pwedeng pumindot-pindot lang na iyong cellphone, bayad na iyong bills. Just make sure na meron ka po fund, okay? Meron kang pondo sa iyong eCash system. So, grabe, convenient at your fingertips. Ayan, kailangan mo pa bang pumila kung kaya mo namang mag-online on your own? Tama? Tama o tama? Tama. Ayan, so ganyan po. Ka-convenient yung ating business. Then, of course, yung ating domestic ticketing. Grabe. Ngayon, ang dami na nagsisiuwian, ang dami na pong bumabalik sa kanilang bayan. Ayan, of course, with the guidance of our ticketing partners, syempre sa mga requirements. Ayan, Philippine Airlines, Cebu Pacific, all in na po yan. Paglagay mo po ng iyong saan ka magde-depart, saan ka mag-a-arrive, lahat ng airlines, lalabas na po yan. Even yung mga promos, pwede po tayong mag-avail ng ating mga promo flights. Okay? So, make sure lang na yung iyong ecosystem is may laman. Okay? Even sa mga senior citizen po, pwede po tayong magbigay ng discount. Okay? So, kay lolo, kay lola, okay lang po yan kasi carried na po sila sa ating discount. Yan. So paglagay mo ng mga location kung saan manggagaling, saan papunta, lahat na po ng airline partners natin nakalagay na po lahat ng kanilang mga presyo. Okay. So kayo na lang po pumili kung anong oras yung gusto nyo. Syempre, may markup po tayo diyan, 500 maximum. Yan. From piso to 500, pwede po tayong mag-add. So kikita ka po within hinabaan na po yung oras ngayon. Nasa 10 minutes na po. So, within 10 minutes, kailangan matype mo na yung kanilang mga details. Ayan. And, maapag-generate po tayo ng ating e-ticket. Okay? So, of course, yung iyong markup, hindi po sasabay dyan sa ticket. Nakatago po siya. Again, nasa likod na naman po siya. Ayan. So, yung markup natin, naka-hide lang po siya, mga ma'am and sir. Okay po. So, huwag matatakot kung magpakita ng e-ticket kasi hindi po siya asali sa inyong ipiprint na ibibigay kay client. Pwede nyo po siyang iprint through email. Pwede rin po iprint mano-mano. Okay? So, ang uso kasi ngayon, nasa screenshot na lang. So, make sure kabisado nyo po yung inyong cellphone. Okay. So, international ticketing natin, grabe. Pwede po tayo mag-mark up from 750 to 1,000 per way per tao. Same din sa domestic
domestic ticketing natin, okay? So, per way per tao, pwede kang mag-add-on. Maximum of 1,000 sangka pa. So, madalas yung ating mga kababayan na OFW, pag kumuha ng ticket yan, mga mamin sir, back and forth talaga yan. So, isang pitik lang, pag nag-go yan sila, kompleto sa requirements like visa and valid passport, pwede na po natin silang i-book. Okay? So, may mga supporting documents dapat sila bago natin sila i-book to make sure na hindi talaga ma-offload ang ating client. Okay ba? E-cash system, again, meron din po tayo na-generate na mga e-ticket after our booking. Ayan. So, ang kagandahan po dyan is nakalatag na po lahat. May breakdown siya. Pero again, nakatago pa rin yung ating markup. Ayan. Okay, so ganyan po kadali. Magdudot-dudot ka lang talaga ng iyong cellphone. Mabilis lang talaga. Basta huwag kang matatakot na magpaturo sa iyong sponsor. Again, meron din po tayong hotel and resort booking, travel and tour packages. Pwede tayong mamasyal. Domestic and international. So far, so good. Grabe. I've tried, siguro nag-book ng ilan, mga senior citizen talagang nag-enjoy po sila. Of course, may standard format po tayo for inquiries. Dapat alamin natin yung destination, ilang araw silang magbabakasyon, ilang katao po sila, tsaka yung travel date kung kailan po sila babiyahe. Siyempre, naka-indicate na dyan dapat ang inyong markup kung magkano po. So, depende pa rin sa inyong konsensya. Pero, ang good news dyan, meron na po yung mga meron na po tayong tinatawag dyan, mga kitaan. Ayan, added na po dyan yung ating 2 to 5% na quoted price. Depende na po sa inyong konsensya kung dadagdagan niyo pa po or enough na yung 2 to 5% ninyo. Pero for sure, maligaya na tayo sa 5%. Basta, okay lang yung maliit. Basta pa ulit-ulit. Ha, diba? Tama. Wala kang choice. Wala kang choice talaga kasi kahit na maliit, basta paulit-ulit kikita at kikita ka. Ayan, hindi pwede yung sabihin na, alo, kung gamay naman ang kinita ako dyan. Wag. Kasi pag nadala sa iyo yung client, kawawa ka rin. Wala ka ng client. Tama? Ayan. So, e-cash system, again, may personal accidental insurance po tayo. Partners po natin dyan, isang Malayan Insurance and FPG. So, purely accidental lang po yung ating insurance. Meron naman po tayong bago na isa. Meron din po tayong mga future services offered. Ayan. So, sa susunod na presentation na po yun. Yung personal accidental insurance natin, pwede po natin i-offer sa ating mga clients, 300 to 500. Ayan. Pero yung selling price po natin, nasa 75 pesos lang po. Ang kagandahan dyan dahil ikaw po ay distributor ng Unified Products and Services. Ganun lang po kamura ibibigay natin. Pero allowed po tayo mag-resell sa mga target markets natin within 18 to 64 years old. Ayan. 300 to 500 maximum na yan. Covered na po sila for the whole year. Ayan. So, di ba? Mura. Mura. Nakamura na sila. Tapos tayo, natulungan pa natin sila maging secured sa kanilang mga biyahe outside. Okay. So, of course, meron din tayo na-generate na mga confirmation of cover. All we have to do, kunin lang po natin yung mga valid IDs nila para tama po yung details na ilalagay natin sa ating encoding. Okay. So, unlimited po yan. Pwede po tayo mag-offer sa ating mga kababayan. Yung mga OFW natin na gustong mag-avail, pwede naman po. Pero yung nandyan po kayo sa Pinas, nandito kayo talagang nandyan. Feel na feel yung abroad, bye. So, pwede kayo mag-avail, pero pag nasa Pinas kayo, dun kayo na disgrasya. Ayan, pwede kayo, pasok kayo dyan. Pero pag nasa abroad po kayo, hindi po kayo covered. Kasi domestic lang po. Local lang po yung ating international accidental insurance. Okay po? Ayan. So, pwede nyo po yung tawag dito. Okay. Pwede nyo po yung i-offer sa mga president ng mga Toda-Toda. And, of course,
Ayan. So, magkano i-cash system? Nagtatanong? Ayan. Yung i-cash system po natin, pwede natin i-offer 599,000 pesos. Lahat na yun, ha? Imagine. Yung nabanggit kong business, remittance, loading, insurance, bills, payment, travel and tours, meron pa tayong mga online shopping, meron pa tayong mga courier, and soon-to-be partners. Grabe, 599,000 lang. Sangka pa. Okay? Meron din po tayo mas maliit lang. Kung gusto mo talagang magkaroon ng iyong sariling pwesto, nasa bahay-bahay lang, pwede mo naman siyang i-add on. 65,000 pesos. Ay, grabe. Yung 65,000 pesos pera sa abroad, ang bilis lang ubusin yan, mga mom and sir. To tell you frankly, 65,000, sige, hingi lang ni kapatid, gastos lang sa bahay, mga expenses, ubos yan. Pero pag nilagay mo yan sa eCash Pay Center, lifetime business na po yan. Promise, hindi ka po magsisisi. Kasi pwede naman po siyang ipamanay. Oo. Kung ayaw mo ngayon, ayaw mo siyang gamitin dahil busy ka, why not? Avail ka na kasi nakapromo po yan. Dati-dati nasa 120,000 po yung ating eCash Pay Center. Ayan, ECPC. Okay? Yung ating UPS hub naman is nasa 1.2 million. Pero ngayon, nakapromo po siya. 599,000 pesos lang po. At yung dealer po natin, yung home base, yung pinakapaborito ng bayan. Ayan. Yung pinakapaborito ng bayan, global package, 30% discounted ka na. Lifetime na po yan, ha? Ayan. So, lifetime discount na po yung ating tangible products. Of course, kung may mga nararamdaman mo, yung iniinda ka ng mga sakit-sakit sa katawan, mga kasukasuan, mga bukol-bukol, ayan. Meron po tayong panangga. Ayan. Paalala lang po, panangga. Ibig sabihin, hindi po siya nakakagaling. Nagpe-prevent po siya na makuha natin yung mga sakit-sakit natin sa kung ano mang mga mikrobyo, yung mga bukol-bukol na nasa katawan natin. Ayan. So, of course, libre ka po na isang taon na personal accidental insurance natin. And, of course, unlimited na po ang iyong bills payment. Grabe. Dati kasi hindi siya unlimited. Nasa 10 bills a day lang po. Pero ngayon, ang kabaitan ng ating mahal na presidente ni Sir Manny Pascual, talagang ginawa unlimited. Grabe. Ayan. So, ticketing din natin unlimited kahit na sino. Basta may valid IDs and mga supporting documents, pwede po natin silang i-book. Of course, yung e-loading natin, kasama na po dyan, local and international. Yung remittance po natin, pwede rin po tayong mag-send and receive, domestic and international. Ayan. So, e-insurance po natin, local lang po siya. Okay? Covered ka lang po pag nasa Pinas ka. Okay? And then, marketing materials, kasama na po dyan yung mga flyers natin and mga tarp. Talagang dinamihan yung tarpaulin. Tarpaulin po, yung poster size katulad na nasa likod ko kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo po, ayan. Poster size lang po siya. And of course, meron din tayong mga iba't-ibang benefits na nakukuha. Car incentive, travel incentive, tsaka cash. Yan, cash incentives. Yan, grabe. Yan po, pwede na po kayo magsimula. Starter kit pa lang po yan. Hindi pa po siya tinatawag na pangmalakasan. Starter kit pa lang yan. Yung kanina, yung 65,000, tsaka yung hub natin, yun, grabe. Pag gusto mo na pong mag for good, yun, I suggest, kumuha ka po nun. Promise, hindi ka magsisisi. Pero bago ang lahat, bago ka mag-decide na gawin yun, syempre, pag magsisimula ka po sa starter kit. Ayan. Kasi sa starter kit, grabe. Starter kit pa lang, andyan na lahat ng support ng iyong mga tawag dito. Oh. Ayoko sabihin. Binulungan niyo na sila, ma'am. Ayan. So sa starter kit pa lang, grabe. Andyan na lahat ng suporta ng company. Of course, yung training nang nag-invite sa inyo. Ayan yung guide. So ang tanong, magkano daw? Any wild guess? Ayan. Ma'am Ellen. Ayan. Ma'am Ellen, andyan ka pa ba? Opo, andyan. Ayan. Mga magkano po yung ano ni ma'am? Tingin nyo sa ating home base.
15,000. Ay, grabe. Sabi ko na nga ba, binulungan to eh, binulungan. Ah. Ayan. Mali ka po. 15,900. Talagang tinama. Oh. Ayan. So, ang kagandahan dyan, ma'am, kasi pag nagsimula ka sa 14,998, parang cellphone lang yung binili mo niyan. And aside from that, parang ka na rin bumili ng iyong mga health products. Ayan, kasi may free, mga freebies po tayo. Ayan. So, diba? Okay ba yung business? Maganda o magandang maganda? Magandang maganda. Magandang maganda kayong lahat. Okay. Ayan. So, okay na ba yung 15,000 panimula? Ma'am? Eh, nandiyan pa ba pa kayo? Ayan. So, imagine, yes, ma'am, pag traditional business po tayo, pwede naman po natin simulan na abroad. Ako kung alam ko lang dati, nakilala ko kasi si Unified, pa-uwi na ako. Nakilala ko lang siya through YouTube. Ayan. Hindi katulad nito nasa Zoom. Wow, social na nag-Z. Ayan. Nasa Zoom po tayo. Pero yung akin, nanood lang po ako sa YouTube noon. Ayan. So, imagine mo, kahit nasa abroad ka, mag-traditional business ka lang po. Simula natin sa ticketing kasi yan po madalas na nasa online ngayon yung ating ticketing. Imagine mo na may 10 transaction ka. Nag-markup ka po ng 500. So, magkano po yun? 10 transaction times 500. Ibig sabihin po, may 5,000 ka pala per month. In a month, ayan. Kung may 10 transaction ka. Eh, paano kung naging ano siya, consistent po siya, ginawa mo siya. Diba po? So, ibig sabihin pala, pag ginawa mo yun, may 5,000 ka kada buwan, may 60,000 ka na income per year. Okay? Hindi mo kasi yan mapapansin kasi yung pera natin sa abroad, palabas. Tama? May konting aray-aray lang, nagpapadala agad tayo. Pero yung 5,000 mo, ipunin mo yan per month. Ang laki na nang abutin yan. May e-cash pay center ka na, dagdagan mo lang ng 5,000. Tama o tama? Tama. Oo. Oh, diba? So, saan na? Global package na yan. Pwede na yung 60,000 mo maging apat. Pag ginunan mo pa si anak, si ate, si kuya, maging business partner mo sa iba't ibang bansa. Nasa abroad ka, pero meron kang mga branches sa Batangas, Cavite, Belgium. Diba? Imaginin mo yan, may mga branches ka. Andiyan ka lang, ha? Nakaupo ka lang. Pero may mga branches ka. Imagine that. Okay. Nalala. Ayan. So, naisip nyo na ba yung maari nyong gawin sa inyong e-cash account, mga ma'am and sir? May idea na po ba kayo? Kasi for sure, yung 15,000 yung starter kit, maning-mani. Cellphone, isang cellphone lang, isang gadget lang yan sa abroad. Tama. Pero pag sinimulan nyo sa ating starter kit, pwede na po kayong mag-negosyo na ang mga business na binanggit ko po kanina. Okay? So, ayan. Sa international flights, what if, ganun pa rin, 10 transaction ka per month. Okay? So, 10 transaction ka per month, nag-markup ka lang naman ng 1,000 kasi close mo nga yung binook mo. So, ibig sabihin pala, pag consistent kang nagbubook, kahit na 10-10 lang isang buwan, meron kang 120,000 a year. Hey, sharp na ang buhay. Sana all, ha? Diba? Ganun ka talaga. Ay, sana all. Sana noon pa nag-avail na ako. Ang dami ko nang nabook na ticket, pero ang ginawa ko, binook ko lang sila. Wala akong mark up. Ayan. So, why not gamitin mo si e-cash account? Ayan, para i-book ang mga tickets nila. Total, andyan, katabi mo lang naman yung sisingilin mo. All you have to do is maglagay lang ng fund sa iyong e-cash system. One time lang. Ayan, try mo lang. Okay? So, sa bills payment naman, what if meron kang 10 transaction per day? Sino ba madalas binabayaran? Siyempre, pag hindi mo binayaran si kuryente, patay tayo dyan. Wala kang ilaw, wala ka ng internet. Lahat wala. Wala kang kita kasi nga puro online na ngayon. And wala kang Facebook kasi nga walang friend, tama. So magbabayad talaga electric bill,
Siyempre, yung water bill, hindi pa rin mawala. Mawala ng ilaw, wag na si water. Yan. Apo, yeah. Siyempre, yung iyong mga telco, other bills pa, mga Sky Cable ninyo. Lahat, pwede mo pong bayaran yan. And, for example, dala may 10 bills na binabayaran sa inyo per day. Ayan. Kasi hindi naman lahat-lahat magsasabay-sabay yan. So, pwede mo po silang i-transact every day. Okay? So, pagpalagay natin may 10 bills kang tinatransact, i-times natin ng 30 days. So, within a month. Ibig sabihin po pala, meron ikaw 300 lang yan, pero okay na rin. Diba? Kasi monthly naman yan. 300. Tapos, meron ka na pang bayad ng mga bill mo. Okay? Okay na ba yung 1.5 pang bayad ng bill? Kain tulong na nun. Yung iba nga, di ba, papalim mo sa labas, yung piso, punas-punas na mga ano sa kotse, sa sapatos, magkapera lang. Eh, eto, pindut-pindut lang, oh, dut-dut-dut ka lang. Tama? Ayan. So, i-times mo pa yung 1.5 mo within a year. Meron ka pa lang 18,000. Di, nabawi mo na yung puhunan mong 15,000. Sa loading pala, ay sa bills pa lang yun. Yes. Okay? And of course, yung sa remittance natin, ay grabe. Kahit na pa-gis-gis lang yan, 20-20 lang yung mga add-ons mo. Pag ginawa mo siya consistently, pag may enough na fund ka, pwede mo siyang paikot-ikutin. Kahit na magsimula ka lang ng 10 pesos yung charge, tapos meron kang income na 100, may 10 transaction ka, income mo, in a day is 100 times 30 days. Ibig sabihin pala, meron 3,000 a month. Yung 3,000 na yun, laking tulong na nun. Eh, paano pag tinuloy-tuloy mo pa po? So, yung remittance natin for sure is sa abroad. Yung mga nasa abroad, grabe yan magpadala. Hindi ka makakadeny. Alam ko mayaman ka sa resibo. Resibo na remittances. Okay? Kasi ganyan tayo ka. Bait. Talaga hindi natin natitiis yung family natin. Magpapadala at magpapadala po tayo. Maniwala ka't sa hindi. Kahit gusto mong bumili nito, gusto mong bumili niyan, gusto mong bumili ng mga kung ano-anong gusto mo, inipigilan mo yan para sa family mo. Yan. So, swerte mo na lang pag nagkaroon ka ng family na marunong magtipid. Okay? Hindi makapal mukha. Ayan. De, joke lang, baka may tinamaan. Bato-bato sa langit, huwag tamaan, huwag magalit. Okay? So, potential income mo dyan, 20%. Traditional business pa lang yan. Hindi ko pa sinali yung loading. Yung loading ko, urong ko muna. Wait na. Ayan. Of course, yung loading natin, kahit na 2.5% lang yung ano natin, kita natin sa mga retailers, kasi pwede po tayong kumuha ng mga retailers para tayong mga load, ano ba tawag niya? Wholesaler ng load wallet. Okay? So, regardless kung nasan man siya, pwede po siya natin gawing reseller. Okay? Na at reloader natin ng mga retailers. Yan. So, 2.5% kikitain natin dyan every 1,000. Ayan. So, 1,000 natin, for example, nag-load tayo ng 1,000 sa ating mga retailers. Meron po tayong income dyan, mga ma'am and sir, na 20 pesos. No? Baba? So, 20 pesos, tama ba, ma'am Grace? Ayan. So, so grabe. Pag ganyan, 20 pesos, eh, maraming nagpapaload sa'yo. Oh, diba? Marami kang retailers. Kasi yung load natin, isang iglap lang yan, yung 1,000 na yan, uubusin lang yan ng TikTok. Promise yan. Ako na nga lang na uubusan eh. Ng podcast eh. Diba? Sarado na. Wala na. Sabado na. Wala na banking. Okay? Wala nang funding. Pero ang good news dyan, yung ating mahal na grand apply na si Sir Art Pagatatan and si Doc Lynette Pagatatan. Grabe. Napaka-generous. Pwede po tayong magpa-fund sa kanila online. Siguraduhin nyo lang. May deposit slip kayo na
ipapakita. Kasi pwede naman tayo mag-purchase online. Tama? Maraming paraan. Basta gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama o tama. Ay, mention ko lang, Sir Art. Good morning. Grabe. Sir Art na nasa China. China. Nasa China ka pa ba, Sir Art? O nasa likod ka lang ni Doc? Sa Shandong Province. Yon, Shandong Province. Yan po. Si Sir Art Pagatpatan, yung the only one is Doktora Pagatpatan na yan. Sa ating mga business partners. Para as yung mga ano natin, mga future business partners na sila Ma'am Ellen, sila Sir Juby, Ma'am Juby, eh? Ma'am Ruby. Ayan, sorry naman. Ha? Ma'am Ruby, eh? Social kasi yung pangalan ni Ma'am Ruby, oy. Binabi. Ayan. So, saan na tayo? Sa loading, ayan. Ah, sa nabanggit, gaya na nabanggit ko po, yung ating mga retailers, pwede po tayo magkaroon ng mga retailers unlimited as long as may Facebook account po. Sino na ba ngayon ang walang Facebook account? Sabi nila, hindi daw tao yung wala Facebook account ngayon. Joke. Hindi, aso nga, may Facebook account, tama. Ayan. So, as long as may Facebook account po yung ating mga kakilala, pwede po natin silang gawing retailers and meron sila mga Android phone, pwede nyo po siyang i-register as our retailers. Ayan. So, pagpalagay na lang po natin, meron kang income per day na 200 pesos. I-times mo yan na 30 days. Magkano po? Tama po ba yung 6,000 pang dagdag income na? Yes. 6,000 lang naman. Oh, i-career mo na, gawin mo 'yan consistently in 1 year. Oh, di ibig sabihin pala meron kang 72,000. Grabe siya. Ay, grabe siya. Eh paano naman kung meron kang mga user 100 katao? Ay, Diyos ko. Makapagpondo, ha? Makapagpapondo na. Ayan. So, 'di ba kahit na sabihin natin paunti-unting kita, at least meron kang pumapasok na pera, hindi puro palabas. Kasi paunti-unti 'yan, pero pag palagi naman kikita talaga. Okay, 'wag mo lang gastusin at ipautang, ubos 'yan. Okay, so ang tanong, paano naman lagyan ng fund yung e-cash system? Ayan. So, maraming paraan, mga ma'am and sir. Through bank deposit, of course, gagawin nyo lang yan from Monday to Friday. Walang Saturday, Sunday, and holidays. Okay. So, e-cash top up naman through our franchise outlet like corporate partners natin. Hub. Ayan, mga e-cash pay centers natin. Pwede po tayong magpa-fan. And of course, ang Tambunting, Cebuana Lurlier, and Dragon Pay. Grabe, pwede din po tayong mag-fund. And sino po ang gusto magkaroon ng free fund? Hala, hala, hala. Ang dami, ang dami. Free si Ma'am Laura, sigurado yan. Ako. Free fund lang naman, ay grabe. Yan ko, yung free fund na yan, pwede nyo pong gawin yan. Pag alam nyo na po kung paano gamitin yung e-cash system natin, hindi ka na po matatakot mag-offer niyan sa iyong kakilala. So make sure na alam na po lahat kung paano gamitin yung ating e-cash system bago natin i-share ang ating business. Pwede rin naman mag-share ka, patulong ka lang po sa iyong mga sponsors. Okay? Patulong ka kasi hindi natin pwedeng pabayaan yan. Ginulugulo mo yung buhay niyan tapos hindi mo tuturuan. Ay, grabe, power yan. So, hindi pwede. Hindi pwede mag-share nang wala kang pakialam kung gusto mo lang magkaroon ng pera. Dapat kasi pag nag-share ka, i-guide mo yan. Okay? So, meron kasi tayong mga user, ayan, mga dealer, iba't ibang klase yan. Siyempre, dapat na nakakategorize yan. Alamin mo muna kung saan lang siya nabilong. Kasi meron tayong tinatawag na e-cash user. Yung personal use lang. Ganun. Gusto niya lang ang tawag dito, gusto niya lang ng convenient. Gusto niya makigamit kay dot ng cellphone para hindi na siya lumabas ng bahay. Ayan. Meron din tayong mga e-cash seller na tinatawag. Of course, yan po yung nagbebenta na ng ticket, nagbebenta ng mga products natin na mga traditionalist natin tinatawag. Wow, traditionalist talaga, no? Of course, yung mga builder natin. Yan yung tawag natin dyan. Mga builder. Kasi yan po sila yung mag-share ng business natin.
online or offline. Mga ready po yang humarap sa lahat ng mga tawag natin, sa lahat ng mga instances. Talaga in English, tama ba yun? Kung meron man talagang na i-engage na sa ating business, of course, na gusto na talagang i-share sa iba, sa friends niya, kakilala niya, lahat. Ayan. Diyan po natin makukuha yung ating 80%. Kasi yung traditional business natin kanina, 20% lang po yun. Okay? So, mas malaki po yung makukuha natin pag nag-share po tayo ng business. So, I highly suggest po, aralin muna yung business, paano i-present, of course, paano i-present at paano gamitin bago tayo mag-share. Para hindi naman tayo napapaya, baka pag nag-share tayo, tapos pinadot-dot-dot-dot ka dyan, sige nga, paano nga mag-ano? Tapos hindi mo alam, nga, kakahiya. Ayan. So, of course, pag may nag-avail na yan, nagustuhan, kasi nakita nga kung paano mo gamitin yung system, mag-a-avail yan, meron na po ikaw 1,000 pesos. Okay lang o okay na okay? Ayan, 1,000 pesos. Pali-binary po yung ating business. So, left and right na po tayo. So, ibig sabihin po, meron pa ba akong audio? Ayan. So, left and right, pwede po tayo magkaroon ng ating mga business partners. Ayan. So, yung business partners natin na pinresentahan, meron po tayo makukuhang bonus from our company po yun na 1,000 pesos. Okay na ba yung 1,000 bonus lang? Yes, pwede na. Eh, paano pag yung in-invite mo, grabe, addict din. Gusto rin mag-share. O, di syempre, tuturuan mo yan, tatantarin mo yan ng mga aral. Ayan, kung paano i-present ang business, kung paano gawin ang business. So, syempre, siya naman itong nag-share. Meron ka pa kayang makukuha nun, tingin nyo? Meron pa ba? Meron pa ba? Ang tanong. Gusto mo pa bang kumita? Ah. Siyempre, meron kang makukuha. Pero 60 pesos, not bad na. Isang kilong bigas na rin yun. Kasi hindi ka naman nagpagod. Siya naman yung nagpagod. Tama? Pero ang good news dyan, kasi lahat ng mga transaction na gagawin ng mga in-invite niya, binahagian niya ng ating business, lahat po tayo may kikitain doon. Dahil meron po tayong tinatawag na passive income. Wow. Ano na naman yung passive income? So, syempre, yung ating mga business partners, magkakaroon lang po tayo lahat dyan ng business partners up to 10th level po. And, meron pa po. Ay, grabe. Hinga muna ng malalim. Ayan. Sino mahilig? Kasi wala na. Ano na dito sa Davao? SMB, pwede na. Meron kasing liquor band. Ayan, di ba? Liquor band noong lockdown. Pero ngayon, ay grabe yan, lamig-lamig. Pero dito, yung SMB natin, iba siya. Hindi mo siya kailangan lagyan ng yelo. Kasi sa tingin pa lang, malamig na siya. Pag nakita na system na meron kang business partners sa right at business partners sa left, bibigyan ka po ng company ng 1,500. Okay lang ba? O okay na okay? Okay na okay. Ah, pero pwede lang po tayo magkaroon ng business partners up to 10th level, 60 pairs a day. Ayan. Grabe. Hanggang 60 pesos lang, huwag kang abusado, huwag kang addict, okay? Baka naman i-career mo, huwag naman. Baka matalo mo yung ating top earner. So, para hindi naman tayo ma-bankrupt kasi maraming company ngayon na talagang nag-offer ng unlimited ano kitaan daw, pero huwag ka, sarado na sila. Okay, so tayo, at least may safety net tayo. So, tinatawag yun na safety net. Hanggang dyan lang po tayo sa 60 pairs per day. Okay? So, bukas na naman. Pag ikaw nabitin, bukas na ulit. Ayan. So, syempre, meron din tayo mga mahihiyain, no? Talagang ayaw mag-share, pero pinapakita kung paano mag-transact. Hindi sila halatang nagne-network. Ay, sorry. Networking pala. Ay, may nag-react? Surprise. Ayan, surprise ba? Surprise. Yes. Ayan, networking po ito pinasok nyo, hindi po budol-budol, okay? So, ang alam lang po ng karamihan, pag nasa networking ka po,
pag ikaw yung nauna, ikaw yung kikita. Hindi. Kasi kahit na nilumot ka na dito, pero hindi mo tinatransak ng maayos yung iyong system, wala ka pa rin kita. Ayan. So, ang kagandahan dito, pag ikaw magaling, kahit na bago ka pa lang, ikita ka po. Lalo na pag, halimbawa, ako, matagal na ako dito. Pero ayaw kong gawin yung business. Ayaw ko siyang i-share. Wala akong kita. Pero ang good news dyan, yung mga na-sharean ko, na nasa, andito sa baba, ayan, ang lalakas magsi-load yan, ang lalakas magpadala ng pera, ang lalakas magsibok ng ticket, ang lalakas magbayad ng bills payment. Tama o tama? Tama. Ang lalakas yun, dyan ka kikita. Pero ang good news, kasi ito lang kikitain mo. Ayan, meron kang 50 centavos mo sa bills payment, meron kang piso sa remittances, kada remittance nila, meron kang piso-piso. Ayan, sa insurance nila, meron ka rin piso. So, sa pag nag-book sila ng ticket, meron kang 10 piso. Diyan ko kinukuha yung mga pamasay-pamasay at pang-load-load araw-araw. Okay? So, international booking naman, meron kang 25 pesos. Tangka pa. Wala kang ginagawa, pero meron kang kita dahil nag-share ka. Hindi ako naniniwala sa pumasok ka sa business, mag-put up ka lang ng iyong ano dyan, ng iyong investment dyan, tapos tutubo na. Meron ka talagang gagawin. So ayaw mo mag-transact, ayaw mo mag-traditional business, pero malakas ka mag-engganyo ng iyong mga kaibigan, kakampi, kapitbahay, kalaro, kaklase, yan. Mahilig kang mag-share ng business natin. So meron ka pong makukuha per transaction po nila. Ayan. So, kailangan nyo lang po talaga aralin yung ating business. So, example na lang po natin. Sa ating first year, yung bills payment po natin, meron tayong 10 transaction. tatlong bills, ay 10 transaction. I-times mo yan ng tatlong bills. Nagbayad ng electric, nagbayad ng tubig, nagbayad ng internet. So, ibig sabihin, meron ikaw 15 pesos. Yes, tama. Diba? Bad or not bad? 15 pesos lang yan, pero maya-maya yan. O maya-maya, nagdadagdag yan. Again, yung bang nagbayad sa'yo ng 10 katao ng tatlong bills, madadagdagan pa ba yun? Siyempre, pag nagustuhan niya yung business, ganun ka-convenient, wow! Kahit nasa abroad ka, nakakabayad ka, Miralco, dahil bunga. Di ba? O kahit nasa abroad ka, nakakabayad ka, Davao Light, ay bunga. Tama. So, ganun na convenient yung business. Basta importante pag pumasok ka sa business na to, pag-aaralan mo muna. Okay po? Paalala lang po yan. Paalala lang kapatid, pag-aaralan mo bago mapasukin na isang negosyo. Kasi pag hindi ka interesado, sayang lang yung in-invest mo. Huwag ka na lang mag-invest. Okay? Maglalaan ka talaga ng oras dito para matutunan yung ating negosyo. Pag sinabing training. Okay? Hindi sana nag-i-stricto, pero kailangan kasi mag-training kasi lahat ng bagay, pag hindi mo pinag-aralan, walang mangyayari. Yes. Okay? So, ayan, again, syempre, pag may 100 ka ng, 100 ka ng parokya, mga transactions mo, dumadami yan sa susunod na taon. Hindi mo na mamalayan yung kita mo pala dumadami ng dumadami. Kasi nga, good service means dadami yung client mo. Kasi nagustuhan ni. Eh. Ang iba nga nagbibigay ng freebies. Bigay isang yellow. Magbibigay ng freebies. Ayan, wait lang ha. Kasi yung internet, nagluloko talaga to si PLDT, talaga to si Globe. Ganun. So, kayo na po bahala. Pag nagluko yung ating internet, kayo na po bahala mag-explain. Huwag yun naman pong ano yun yung company. Kasi yung company, nakikisabay lang yan sa agos na ating internet connection sa Pilipinas. Ayan, pagdasal na lang natin, may dumating na magandang ano. Ayan, para lumakas yung ating internet, grabe. So, and what if third year mo, grabe. Yung mga na-sharean mo, nag-share. Ayan, so ibig sabihin po pala yung kita na hindi mo napapansin na dumadami. Ayan, umaabot na pala siya ng 15,000 in your fourth year. Huwag mo lang, ang tawag dyan, huwag mo lang gagalawin.
Kita mo, baka naman pag kumita ka ngayon ng 15,000, binili mo na naman ang cellphone, panglaro. Or pang gadget na iyong ano, mga mahal sa buhay. Huwag naman. Ayan, paikutin muna natin hanggat sa dumami. Okay, pag stable na, dagdag ka na naman ng iyong ano, sabay ganun, dagdag ka naman ng account para yan. Pag stable na po yung kita ninyo, hindi na po nakakatakot dumastos. Diyan po sinasabi natin na mas maganda na yung may savings. Okay? Kasi pag may savings, hindi ka na natatakot na dumating si Mang Emer. Kasi pag may savings ka, pag dumating si Mang Emer, wala yan, dukot ka na lang. Dut-dut-dut-dut ka na lang cellphone withdraw. Okay? So, hindi pwedeng magastos sa panahon ngayon. Ang daming nagtitipid, grabe. Lahat na, kada sentimo counted yan. Kasi nga, sa hirap ng buhay, ang daming nawawala ng trabaho. Swerte mo na pag meron kang pang-invest, panimula para dito. Dahil, ang dami-dami mo magagawa. Promise yan. Bill payment pa lang itong pinag-uusapan natin. Okay? So, sa 50 year mo, what if kinarir mo na ng kinarir? Nakilala ka na. Ayan. So, syempre, nagustuhan yung business, nag-share yung mga pinag-sharean mo. Dadami at dadami yan yung mga nagbabayad ng bills sa inyo. Maraming mag-a-bill. Okay? So, 150,000 in 5 years. Wow! Buhay ka. Buhay ka na. Yung mga gadgets mo, wala na yan. Hindi mo napapansinin yan kasi bibili ka na ng mas malaki dyan yung laptop para mas mabilis yung transaction. Ayan. So, ganyan po yung ating income projection sa ating bills payment. Potential income po yan. Okay? So, meron din po tayong other ways to earn. Of course, yung retail profit natin, 30% discounted po. May mga rebates. Ayan. Mga override commission sa ating tangible products. Of course, yung mga leadership bonus natin, car incentive, travel incentive. Yung mga malakas talaga magbenta. Ayan, mga top earners natin dyan. Grabe. Avail na po yung ating mga incentives. Ayan. Ayan. Of course, yung profit sharing natin. Pag umabot na po tayo sa, lumampas na po tayo sa ibang level. Okay? Tapos po, yung mga, meron pang tinatawag na inheritable business. Okay? So, kasi itong business na to napapamana. So, kung ayaw mo nang gamitin, pagod ka na, sawa ka na, o hindi mo na nakikita yung mga tikla, talagang tikla, ano? Parang typewriter lang. O hindi mo na nakikita yung gusto mong pindutin. Ayan, pwede mo ipamana sa anak mo, sa kapatid mo, transfer mo lang. Ayan, pwede mong ipamana. Kasi wala siyang expiration, lifetime yung business na non-territorial kasi local and international, pwede. So, kahit na saan lupalop ka ng mundo, as long as may internet connection ka, pwedeng nyo pong simulan mag-negosyo. Okay po? And of course, hindi napapanis. Ayan. Kasi services. Kasi services siya. Ibig sabihin, necessity. Ayan. Kung may napapanis man sa produkto namin, of course, yung ating mga tangibles, of course, hindi natin pwedeng gamitin lifetime yun. Kasi masisira, bituka natin. Meron talaga yung expiration yun. Yun lang po yung napapanis. Pero the rest, of course, yung services natin, hindi napapanis yan. So, of course, yun na po yung business na pinipresent ko sa inyo. Sana nagustuhan at naiintindihan nyo pong aking presentation. Good news dyan, may mag-share ng ating, magbabahagi ng kanyang karanasan. Mga karanasan talaga. Hindi. Okay lang ba? May papakilala tayo. Yes! Yan. So, ipapasa ko na po yung corona kay Ma'am Grace. Akala mo ako, ha? Ayan. Wait, thank you so much, Ma'am Sophia Makaraeg. Ayan, palakpakan po natin yung ating speaker. Diba, grabe, no? Ang gandang negosyo talaga, diba? So, napapanahon. Kasi nga, sabi niya kanina, diba? Remittance, ayan. So, patok talaga. Lalo na ngayon. Kung bagay yung pinaka-trending business na hinahanap mo talaga, diba? So, dati nga pinakita kanina, diba? So, from 2014, pataas ng pataas yung mga pumapasok na remittance sa ating bansa, diba? So, ngayon, pandemic.
Pero alam nyo, di ba, kanina pinakita din na tumaas pa siya ng 7.7%, di ba? Grabe, no? Napakalaking, napakalaking anong negosyo yung remittance talaga, lalong-lalo na ngayon. So, okay lang po ba? May papakilala pa ako. Ayan. Yes. So, para mag-share din, ayan, sabi nga, magbahagi ng kanyang kwento about kay Unified Pen, di ba? Kung paano niya nakilala and paano siya naging top earner, di ba? So, siya po ay top earner ng company. Ayan, di ba? So, from Visayas, ayan. Ayan, naka-ready na nga. Okay, so from Visayas, ayan, travel incentive qualifier. Ayan, car incentive qualifier. Ayan. Siyempre, top earner. Ang napakagandang, walang iba kundi si Madam Reyna Nolino. Yay! Mahula. Good morning, Madam Reyna. Wala, kaya ka lang ko, biro nyo lang. Kulang kaya ako. Meron ba mga bago ngayon? Yes po, meron. Si Ma'am Ellen from Belgium and si Ma'am Ruby from Cavite. Ayan. Wala, sorry. Naghahapon na kasi. Saglit lang, Apsa. Kunin ko lang itong water ko, Apsa. Saglit lang, saglit lang. Nawala. Yan, nag-share screen ka na daw. Saglit lang ha, saglit lang. Ayan, hintayin lang po natin yung ating napakagandang speaker. Ba't nawala apps? Naka-share screen ka. Ha? Baka napindot po. Pwede. Isi-share ko. Yan lang. Talaga. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Parang, ganda Sophia, akala ko nagbibiro lang kayo. Pasensya na po ako. Tapos ko lang kumain. By the way, for those sa mga baguhan po natin, yung bago, yung hindi po nakakilala sa akin, I'm Soti Nolino, Madam Energy po ng Unified Visayas. Isa po ako sa mga naniwala ako sa Unified when na-introduce po sa akin yung Unified po ng aking best friend na doktor, na boss ko rin po siya. Simple lang sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin na Soti, sabi niya, hindi ko naman pwedeng ipamana yung yaman na meron ako. Baka yung business ng Unified, baka ito yung isa sa mga hope po na pwedeng mabago yung mga dreams mo, pwede pang matupad. Tama? Lahat naman dito, naniniwala ako, bago nila malaman yung Unified, merong anghel na binigay sa'yo, Lord. Tama, hindi? Tama. Tama. Pero, alam ko yung iba, for those as in na nakinig kanina about the business presentation, hindi naman lahat talaga makakatch up eh. Kasi sa akin dati, na-present lang po yung Unified is through phone. Alam nyo kasi wala namang presentation na katulad nito. Right now, pwede bang malaman yung guest natin from Belgium ba? Right? Yes, from Belgium si Ma. Yes, Belgium. Belgium and then? Ma'am Ellen. Dr. Ellen. Pwede bang malaman yung background? Pwede bang malaman yung background nating Belgium? Kwarto lang po. Oh? Kwarto lang po ako eh. Nakapagtulog pa. Hindi ma'am po, kung gusto ko malaman po at ilang taon na po sa Belgium at saka ano po yung ilang taon na si ma'am? 37. Ah,
okay, 37. Ma'am, tamang-tama kasi at that time po narinig ano ko po, na-introduce po sa akin yung Unified at the age of 37. Right now ho, 19 pa lang po ako. Intindihan niyo na mo. Intindihan niyo. Ano yung background ni Ma'am? Ano yung background ni Ma'am yung taga Cavite? Paps Grace, ano yung background ni Ma'am taga Cavite? Ma'am Cirilla. Si Ma'am Ruby po. Anong oo. Yung guest natin. Dating ano po siya? Hi Ma'am, nasa house lang po. Ah, okay, housewife po. Tamang-tama po, no? For those na narinig, kalain mo ho na ngayon, right now ho sa Pilipinas is 8:30. And I mean, at no, kung ano po yung oras sa Belgium right now. And then, syempre, no, alam last ko book. Naman, Wellington, yeah. Ano oras po dyan? 2:17. 2:17 ng hapon. Tama, Ma'am? Apo. Apo. Yes. Alam niyo, Ma'am, na nakikinig ho ngayon, I mean, siguro lahat naman siguro, I mean, at no, kung naintindihan or hindi naman ganun naintindihan. Normal po, pagbago po. Katulad ko rin dati ho, sa excited lang po ako talaga. Hindi ko naman talaga naintindihan yung kabuuan ho ng business talaga ng Unified. Kaso nga lang, yung meron ka kasi matatandaan sa ini-explain ho ng ating speaker. Kasi katulad ko rin dati, dating manggugulay ho, market vendor. Simple lang po, dahil sa pangarap, kaya ho talaga, naghanap po ako ng ibang means na, kasi at that time, sabi ko, ba't parang yung edad ko, hindi naman tayo bumabata, sabi ko nga, doon ako nag-isip, kasi parang ang haba na ng panahon, na still as in, yung ginagawa ko, sobra akong masipa, grabe, di ba? Pero, hindi ko, parang doon ka mag-isip eh. Parang hindi mo talaga na yung time, ganun ka-importante pala yung time na hindi mo siya pwedeng ibalik. Kaya nag-isip po ako when at that time ho, I'm praying for the opportunity and good news po yung Unified na sabi ko kanina. Yun yung Unified po yung binigay sa akin. Pwedeng mabago yung takbo ng buhay ng pamilya namin. Kasi dati sabi ko, makapagtapos ako, sabi ko, matulungan ko yung family ko. Yung ba yung tipo na ayoko nang balikan yung dati naming buhay. Siyempre kasi anin kami magkakapatid, ako yung pangalawa. Nangarap talaga ako. Kaso nga lang, yung pangarap na yun, parang nakapako siya na ang dami kong opportunity na ginagawa, pero ba't hindi ko pa rin siya nakuha-kuha? Kasi dati rin akong OFW, Ma'am. For those in nakikinig sa atin ngayon, OFW si Ma'am. At the age of 19, Ma'am, I've been in Saudi. Actually, as a manggugulay, nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko as a college ko pa. Dahil so, yung nanay ko, nagbibenta talaga ng gulay sa tindahan. Kaya nga, mostly ho, kilala ako talaga sa Tinolino, market vendor. Kasi yun po talaga, yung nakapagpatapos sa amin ng aming pag-aaral. Kasi sa kaso lang, sabi ko, ayoko yung madanasan, yung hirap, na kung anong meron kami, na madanasan pa lang aking mga kapatid. Kaya, nag-take risk rin talaga ako na mag-abroad. At that age of 19 ho, talaga, ganun ho ako katapang. Kasi alam ko, mga OFW, sobrang tapang ho talaga. Kasi kung hindi ka naman talaga na wala kang lakas ng loob, kasi yung lahat naman tayo, ba't tayo merong lakas ng loob? Kasi dahil ho sa mga pangarap natin sa ating mga pamilya, tama? Kaya, at age of 19, nag-Saudi ho ako as an X-ray technologist, but naniwala naman ako, hindi naman lahat to na nag-OFW ho, maswerte. Siguro out of 90% na katulad ng, maybe out of 100, 10% to talaga, maganda po talaga yung nagiging resulta bilang OFW, hindi naman lahat. Pero ako, nakabilong po ako sa 90%. At the age of 19, 2 months pa lang po ako, nakulula ko ng Saudi. Kaya doon po ako talaga humugot ng lakas na, which is, kung ano man ako ngayon, doon talaga kasi sabi ko, ganito pala yung buhay sa abroad. Kaya sabi ko, ayokong mga kamag-anak, yung mga kapatid ko, na mag-abroad sila. Kaya sabi ko, pag meron lang naman opportunity sa Pilipinas, why not to take the risk? Pero hindi ganun kadali. Pero lang nag-decide ako. Kasi sabi ko nga, iba pa rin yung buhay ho, nakasamang po yung mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. Tama hindi? Tama, di ba? Kaya opo. Yes. Ayoko yung habang buhay na maranasan ho ng mga
kapatid ko, kung anong yung meron. Alam ko naman, hindi naman pare-pareho yung swerte. Hindi, alam ko, iba-iba yung mga challenges sa bawat isa sa atin. Kaso nga lang, sino malaman may gusto, di ba? Kaya at that time mo, yung makilala ko pong Unified, parang as in ho, nagising ho ako talaga sa dream ko dati. Parang ginising yung hope ko na pwede pa pala. Kaya sabi nga kanina ni Madam, ni Apps, yung top earner natin na si Ma'am Grace, I'm a car incentive qualifier ng company, travel incentive ng company. Akala ko dati mag-OFW ako para makapagpunta lang ako ng abroad. But doing this kind of business, ang kagandahan, no, nakapunta ho ako last 2 years ago, I've been in Hong Kong. Hindi ho dahil na maglilinis ako ng bahay o magtatrabaho ako, I go for Hong Kong for the travel incentive ng company. And last year lang ho, grabe no, bago ho mag-pandemic, bago ho tayo mag-COVID ho, kagagaling lang ho namin galing Korea. Na, kalain mo diba, yung dating manggugulay from nobody, na hindi ko ho talaga maisip na makakapunta ho ako sa iba-ibang mga bansa. And then right now, actually, kung di lang nag-COVID, yung travel incentive ng company is Japan. Luzon, Visayas, in Mindanao, because of the Unified ho, napuntahan ko. Parang hindi rin ho dahil sa pinagmamayabang natin or whatever, pero isa sa mga achievements ho talaga na it's because of the Unified, yun po yung nagiging excited kami. Yun po yung isa sa mga rewards po talaga na yun, nag-decide, ginawa, ito yung nagiging resulta. Kaya as in, for those here na mga baguhan din, kahit na mga members natin, hindi rin as in na ganun kadali. Kaso nga lang, I decide. For those the top earners na kumikita, just like our top earners, so yung ating grand upline, Dr. Alinette Pagatpatan and Sir Arthur Pagatpatan, hindi naman, no, they decide. Actually, hindi naman talaga nila kailangan to eh. Pero meron silang something nakikita sa Unified, nakatulad rin doon po ng marami dito. Meron ka makikita. Ano ba talaga yung Unified? Kasi hindi lang ito na business lang talaga na akala mo lang, nandito ka ngayon, makinig ka, it's because of the business. Maybe, isa ka sa mga magiging ahel sa pamilya mo or maybe ikaw yung magiging dahilan para makapag-share ho sa ibang tao. Kasi kalain mo sa milyong-milyong tao sa Pilipinas, so ikaw ho yung nandito ngayon, ikaw ho nakikinig ngayon sa Unified, ikaw ho yung naging bagong member ho ng Unified for those na baguhan ngayon, sa ang sulok ka man ng mundo, ma'am, sir, baka ikaw yung magiging dahilan ho para makita rin po ng iba what is Unified Products and Services. Kasi kung kami, ordinaryong tao na bago yung buhay namin because of the Unified, why not you? Eh kung ako nga bilang market vendor na kaya ko eh, na walang alam ho sa teknolohiya, when I started Unified ho, wala ho akong cellphone. And right now, akalain mo ho, nagsusum meeting tayo, we're doing as in yung teknolohiya, ganito siya, maniwala ka, yung nangyari ho sa amin when I started Unified ho, ni cellphone ho, wala ho akong cellphone. Internet ho, wala ho akong internet. Kasi sabi ng iba, paano ko gawin yung Unified? Wala namang internet. Eh, yung business mo, magbubook ka, magre-remittance ka. And when I started Unified ho, pumupunta ho ako ng bayan para lang ho matalaga to check kung ano ba yung, meron magtatanong sa akin, ano yung flight, magano yung price. Kasi mo pupunta pa ako ng bayan, at saka pupunta doon sa internet station just to check as in the price ng ticket. Eh, hindi pa ako marunong. And good news, ang tagal-tagal ko sa internet. Grabe, di ba? Pero sabi nga, pag gusto-gusto talaga, may paraan. Pag gusto mo talaga, you have to take the risk eh. Kasi yung pinaka-importante, yun, isa sa mga dahilan ko talaga, ba't po gagawin? Kasi alam ko kung ano yung reason ko. Kaya, at that time, ma'am, simple lang, I decide to do the business 6 years ago ho. Nag-decide lang po ako. Simple, dahil sa mga pangarap, gustong kumita ho talaga para ho talaga makatulong sa pamilya. Kaya kung ikaw ngayon nasa bahay, lalo na ngayon sa pandemic ngayon, ma'am, huwag kang aasa lang kung ano yung merong binibigay ngayon asawa mo, merong kang may nag-aabot sa iyo ngayon, we may not know kasi kung hanggang kailan itong pandemic na to. Kaya iba pa rin po na merong kang kita, merong ang sariling business, merong kang sariling kitaan na kahit nasa bahay o, pwede humong gawin yung Unified. Pwede mag-add-on ka ng income, additional income para makatulong sa pamilya. At ang dami-daming tao ho, nag-ahanap po ng opportunity.
ang good news kanina, di ba? Part pa rin ho ng business natin, the more as in you share to other people, pwede kang kumita. Mag-decision ka lang. You have to decide. Ano ba talagang unified? Why you have to decide? After you decide, why you have to qualify quickly? Sabi nga ng isang mentor ko dati, isa lang yung utak ng tao. Ba't mo pa patatagalin? Di ba? Kasi minsan, ang dami-dami mong tumatakbo, paano ba talaga gawin yung unified? Hindi ka pa nga nakapag-qualify eh. Hindi mo pa nga alam kung paano talaga bumukas eh. Yung unahin mo muna, qualify ko muna para as in, meron kang gagawin, yung gagawin mo, doon ka mag-aaral. Kasi after you qualify, meron tayong training eh. Meron tayong you have to learn the business. After you qualify, meron tayong mga free trainings na kailangan mong atinan. Ano ba yung mga trainings? How to navigate the system? Paulit-ulit, kahit nasa abroad ka, kaya mong pag umattend ka lang, meron tayong sariling mga training. So, atinan mo lang. Yung inatinan mo ngayon, ito yung tinatawag na one presentation. Ito yung what is the business of unified products and services? Paano yung kitaan? Alam ko hindi naman talaga lahat as in na maintindihan mo. Okay lang yun. Kasi when we start the business, wala ho dito ni isa ho na alam yung kabuuan ho ng marketing ho ng company. Basta excited lang. Yung alam lang, pag ito yung business ko, gusto kong meron akong additional income. Tama hindi? Tama. Yes, lahat ho dito ho, ma'am. Huwag mong isipin na baka mahirap o whatever. Yung gagawin mo lang, as in, attend the training, everything will follow. Kailangan mo lang, yun sabi nga, you need to qualify quickly. Ba't mo as in mag-qualify ka quickly? Para ho talaga, alam mo talaga kung gumagana yung system ng Unified, paano talaga kumita? Totoo ba talaga may kitaan sa Unified? Paano yung kahit nasa abroad ka, pwede ka mong bayaran yung bills payment ng mga kamag-anak mo sa Pinas? Tama, hindi. Na hindi ka na mahirapan na magpadala ng pera kasi nga mapuputulan sila kaya ikaw na magbayad diyan sa abroad kaya hindi sila mapuputulan kasi bakit? Because of the pandemic bawal lumabas o whatever. Minsan yung time natin daming katulad ng Iloilo ngayon naka-lockdown, no, 'di ba? Kaya ganun ho siya ka-importante yung technical web operation. Ito po yung how to navigate the system. Saka yung isa is the DOT. Tuturuan ho dito. Huwag kang mag-alala kahit na wala kang skills. Meron ho tayong mga training paano ba ginagawa yung Unified katulad din namin dati. Wala rin kami masyadong alam. But because of the DOT, ito po yung heart ng business. Ito po yung huwag kang magsawang umattend. Lalo na sa mga baguhan ngayon, yung mga members na, huwag kang magsawang umattend ng DOT. Kasi iba-iba po yung tinuturo ho sa DOT, more as in the experience ng tao, why nila ho ginagawa yung Unified. Dito ho, lahat, malaking bagay ho to na minsan hindi natin alam, dito nag-open mind mo, dito marirealize mo kung ano ba talaga, ito po yung DOT. And then, meron pa tayong ibang mga special training, basta abangan nyo lang po yun within the schedule. Kaya huwag kang mag-alala kung wala kang alam sa Unified. Normal lang ho kasi lahat kami ho nag-umpisa, wala rin alam. Kaya, for those here, iba-iba po, meron pong nakatapos dito, meron walang tinapos, meron professional, meron non-professional. Dito, as in, yung walang-wala talaga, di ba? Pero nandito sila ngayon right now, pero nag-umpisa ho po talaga as in sa wala. Kailangan lang, you have to be, paano as in mas madali, kailangan lang talaga, meron kang good learning and listening attitude. Paano to? Kailangan lang magiging humble ka. Magiging humble ka lang talaga para mas madali ho talaga na alamin ho yung negosyo. Magiging humble ka para maturuan. Magiging humble ka umattend ng mga trainings. Hindi ho porket kumuha ka ng system. Baliwala na po yung lahat. Okay na. Mag-isa ka na lang hala. I-open yung mga system. Paano ba talaga? Kailangan lang po talaga, sabi kanina, you need to attend the trainings para ho mas madali. Kailangan lang magiging humble tayo. Kailangan lang may good learning and listening attitude tayo kasi lahat naman dito, nandito ngayon, hindi ho sa galing ng speaker. Pero ho, kung yung kusa kang nakikinig, meron ka mapupulot ho na aral sa bawat speaker ho talaga na maaatinan mo po for the training. Kasi when we started, hindi naman lahat ng mga speakers ho talaga
lahat nun kukunin mo. Pero Miss N, minsan ho, meron kang relate ka doon sa sinasabi ng speaker. Relate ka sa mga learnings na kukunin mo. Kaya kailangan lang, kasi iba-iba yung story, iba-iba yung experience ng bawat ho na mga mentors ho natin, ng mga speakers ho natin. Kaya believe me, meron ka matutunan sa bawat speakers na kanila. Ang ganda ho ngayon, ang mga bata pa, tsaka magagaling sa teknolohiya yung ating mga business partner. Ang kadalasan pa ngayon, nakalain mo, katulad ho sa akin, dati ho, Pilipinas lang po nagpre-present ka. Right now ho, international. Minsan ho, alas 12 ho, nagpre-present ako for the Jeddah. Alas 12 ng gabi dito sa Pilipinas, aabot ho ako, exit ho ako niya lang. Alas 2, alas 3 minsan, Diyos ko, nag-alas 4 sila. Pero klain mo, nagagawa mo yung business na sa Pilipinas ako, and then doon ho sila sa abroad. Ganun ho kaganda yung negosyo ng Unified. At saka tayo lang po yung Unified na, yung business na mayroong ganito, kalain mo yung iba nagsasarado, and then tayo ho, 24/7 bukas. Kasi nga, meron kami mga schedule for the international sa susunod na month for the October, alas 12 ng gabi ito sa Pilipinas. Tama hindi? Tama. Just to serve our OFW sa labas. Dahil yung business po ito, hindi lang ho dahil ho nag-join ho kayo, akalain nyo po nandito ho kami to guide you. Kaya kailangan lang engage yourself to learn the business. Kailangan mo lang as in ng kusa ho, kusang kailangan, kusa mong aatinan yung mga trainings talaga ng Unified. Hindi, wag mo, akala mo, sabi nga, yung investment ka naman, 14,000 and 8. Yung iba kasi, tinitingnan, wag na, minsan lang ako ate ng training kasi bakit 14,008, maliit lang naman ang kapital eh. Hindi nila nakikita ano yung kapalit ng 14,008. Yes. Alam mo, 14,008 na ito na i-invest mo, ang good news ho ah, ang good news yung 14,008 na i-invest mo, ilang tao matutulungan po na mabago yung buhay, lalo na ngayong pandemic. Ilang tao ho na pwedeng kumita ho, because of our services sa ngayon ho ng pandemic na halos lahat to nagtatanggalan ho ng mga empleyado sa mall. Kaya mo yung isang meron kong nakausap dito sa amin, 3 times a week lang ho nag-work, 3 araw din yung binabayaran sa kanya. Good news ho, ilang araw siya kumakain? 7 araw. 3 araw siya tatrabaho. Ang good news po, bago po mag-lockdown, nakapag-loan po siya sa company. Kaya sa dami ng tao na pwedeng tanggalin, hindi siya natanggal kasi bakit? Meron pa siyang loan. Kaya masalapat siya, di ba? Alam mo, ma'am, 3 times a day. Kaya kailangan ko kumain. 50 pesos lang po yung bawat kain ko. Alam mo, ma'am, tinipid kasi bakit? Wala na siyang sahod na natira. Parang talaga to survive. What yung ibang araw? Ma'am, what if ma'am, kamag-anak mo, meron lang ang kailangan? Ma'am, 14,008, sabi ng iba kasi, na 14,008, ma'am, malaking pera. Yes, ma'am, malaking pera pag isa-shopping mo to. Ang bilis na nun. Malaking pera ito pag gastos po yung iisipin mo. Punta ka ng mall, 15,000, believe me, ilan lang yun? Siguro wala kang isang oras, ubos na yung 15,000. Tama, hindi? Tama. Isang sako, ilang sako rin to ng bigas, ma'am, padating sa Pilipinas. Pero pag negosyo yung pag-uusapan, 14,008. Anong negosyo ngayon yung magsa-start ka na yung puhunan mo lang 14,008 and then pag tinabaho mo, iba naman yung balik. Nasa bahay ka lang, mama, pwede mong gawin yung Unified 14,008 yung kapital mo. Kaya huwag mo nang pag-isipan kasi at that time when I joined Unified, kung pinag-isipan ko pa kung saan ho ako nang kukuha ng pera, actually, ma'am, yung 14,008, wala rin ako dati nang na-explain sa akin yung Unified. Kaso nga lang, hindi ho yun yung nakita ko. Yung nakita ko, what if, sabi ko, pag ito sinubukan ko, ano yung balik sa akin ng Unified? And good news ho, kalain mo, right now ho, sa 3 ho, wala naman ho, hindi naman ho nagmamalaki. Because of the idea rin na nalaman ko sa Unified, dahil ho, sa learning rin nangyari sa Unified, ma'am, na i-share ko po sa aking mga kapatid. And right now, mama, hindi ho ako lang yung nabigyan ho ng car incentives ng company. Actually, I have my brother ho, business partner ko ng Unified, which is si Leo Vicnolino. Then she is driving Ford. XLT ho na pick up. Hindi rin po malaki, pero excited ka kasi bakit? Walang-wala kayo dati eh. Yung ba yung tipo na? And then, ang isang kapatid ko, she's also driving Ford
wild truck. Kaya mo sa aming pamilya ho, tatlo na ho kami ngayon yung may sasakyan. And lahat ho, hindi ho kami OFW. Ay, hindi ko, minalang ko yung, bro, sabi ko nga dati, di ba yung goal ko, ayoko na mga kapatid ko pupunta ng abroad. Lahat ho, nandito kami sa Pilipinas. And good news ho, lahat ho, negosyante ho kami. Hanggang sa bunso. Yung inaral ko sa Unified, hindi lang ho yung pansarili ko lang po na idea. Ang good news ho, yung idea na meron pang binigay Unified, na i-apply ko rin ho para ho mabigyan ng idea yung mga kapatid ko. Na iba pa rin pag utak negosyante ka. Na kaya mo kasama ko mga kapatid ko pag meron mga birthdays o whatever, dyan lang. Kaya mo yung namatay tatay namin, nandito lang kami lahat sa Pilipinas, kaya buti na lang, kalain mo pandemic pa, nag-COVID, ano pa na, bawal. Pero ang kagandahan, kasi nandito lang kami lahat sa Iloilo, lahat sila may negosyo, kaya walang iisip, ay, hindi makapag-attend si ganito, sa ganito. Kaya nagtutulungan-tulungan ho kami. Kaya iba pa rin ho talaga na nandito ka sa sarili mong bayan, lalo na ngayon sa pandemic, grabe, di ba? Iba pa rin po yung saya na kahit sabihin mo medyo malaylayo kayo ng konti, pero pag minsan ho, nagkakita-kita kayo. And ang business ho nito, ang kagandahan no, tulungan. Kasi katulad for those here ngayon, alam ko merong nag-guide. Kaya kung sino man yung nag-invite sa inyo, di ba? Siya po yung guide. Siya po yung anghel ng buhay nyo. Kasi ako, yung nag-share sa akin sa business, actually, hindi naman niya kailangan yung negosyo kasi mayaman siya. Pero dinala niya lang ako dito talaga sa Unified. And through the help of my grand applies, kasi may we do have, sabi nga, mayroon tayong grupo, it is a team success. I want to recognize our grand upline, Dr. Linette Pagatpatan and Sir Arturo Pagatpatan. Hindi naman nila kailangan nito eh, sobrang mayaman. Try mo si Sir Art, magkano kinikita abroad, no? Wag walang bangitin. Pero as in, di ba, kaya niya. Then, doktora, then, try mo ma'am, lahat po nito na nandito ho ngayon right now ho sa Zoom meeting na ito, para kami yung mga anak niya na we do the business through their guidance and their effort. Ay, lalo na po, tayo po yung isa sa mga team ho na merong Zoom meeting na kaya mo with the sponsors of our grand upline, no, di ba? Kaya ito po yung kagandahan. For those here na nakikita yung mga members, they are willing also to help. Lalo na yung mga OFW natin, yung mga bago natin na nakikinig right now na guest. Then, ma'am, believe me, huwag mo nang isipin pa na mag-join ba ako talaga sa Unified, kukuha ba ako ng system ng Unified. Just try, ma'am. Try mo. Kasi, pag hindi mo sinubukan, hindi mo man talaga na malalaman talaga eh. Hindi mo talaga malalaman. Alam ko, merong means, kahit hindi ko sabihin kung sa paanong means, alam ko as in, pag gustong-gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. 14,008 pag OFW ka, maliit lang to. Kasi yung iisipin mo lang, kahit sabihin mo, pinagura natin yan sa abroad yung 14,008, kaso nga lang, nag-iisip pa rin tayo pag sa abroad tayo, paano tayo makakatulong ho sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Tama, hindi? Tama. Ikaw lang, ma'am, for those sa Belgium ho natin ng guest, kasi may mga guest tayo dito from Riyadh or whatever. Alam ko yung isa ho nakikita nila, why ho nag-qualify sila quickly? Kasi bakit? Ano yung pwedeng what if nandito? Lalo na, we're so blessed pa sila kasi nandyan pa siya sa work. Paano na lang kung natanggal din ako? Kasi ang dami-dami mag-uwian ngayon. Kamag-anak ko ho, nag-uwian ng Pilipinas kasi wala hong trabaho nila. Nawalan sila ng trabaho sa abroad. Tama? 14,008, at least meron ka hong negosyo na pagsisimulan. Kaya yung ikaw ngayon, nasa abroad ka ngayon, isishare mo po sa mga kamag-anak nyo po. Kamag-anak ng friends mo, aabot niya ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Dito sa Pilipinas, wala silang mga trabaho. Ikaw po yung magiging anghel nila. Eh yung friends mo dyan, nakatabi mo sa abroad, baka ho, ma'am, kailangan niya rin as in ng pamilya nila na makatulong. Gusto niya makatulong sa pamilya niya. Ano yung business? Nag-iisip siya. Ano ba yung business? And then, di ba, bear na ngayon, Christmas. Ma'am, ano ba yung magandang regalo para sa sarili mo or para sa pamilya mo? Yan. Tama? Yes. Kasi naniniwala ko kahit na hindi ko sasabihin kung paanong paraan. Kasi pwede ka namang... Pwede mo namang gawan ng paraan na katulad sa akin dati kasi nangutang talaga ako eh.
Nangutang ho ako, hindi ho isang account. Hindi ho 14,000 and 8. Wala akong pera, mama. 14,000 and 8. Kaso nga lang, dahil sa nakita ko kanina yung marketing plan ng business, di ba? Merong passive income. Lahat no ng kapatid ko ho, binilhan ko po ng account. Grabe, di ba? Lahat no ng kapatid ko, binilhan ko ng account. Kaya ho, sa totoo lang, hindi mo ho makikita yung mga kapatid ko right now. YDL po, awarded do sila. Kasi when I started Unified, kasi naintindihan ko yung tinatawag na passive income, doon ho ko nag-isip, what if, sabi ko, yung mga kapatid ko, yung 14,008, ito na yung ipamana ko sa kanila pagdating ng panahon. Kaya, alam mo, kasi lahat naman tayo, nag-iisip tayo ng paano ako makakatulong para sa pamilya. Kaya at that time, sabi ko, what is 14,008? Para ho talaga ipamana ko sa mga kapatid ko. Kaya lahat ho ng kapatid ko ho, merong account. That is, kaya ho nag-invest ako ng 105. Nag-utang, nangutang din po ako. Kasi sabi ko, pumunta ako ng abroad, uutang din ako for my placement fee. Tama hindi? Tama. Kaya, nag-isip lang ako talaga. Sabi ko, what if, sabi ko, isang beses ko lang naman to gagawin eh. Kaya lahat nun, they enjoy for the passive income right now. Na pinagsimulan ko ho, normal ho tayo mag-umpisa. Kaya medyo ho, pag ikaw yung nag-umpisa, medyo mahirap-hirap ng konti. Kasi bakit? Sa'yo nagsimula ho yung success ng inyong pamilya. Sa'yo magsisimula ho na paano ka makatulong sa pamilya. Kasi ikaw yung magtatanim. Pero pag ikaw pag nagtanim, di ba, medyo mahirap ng konti. Tama hindi. Pero pag namunga na, wala ka ng choice. Parang eh dito kasi sa Unified, parang yung mangga ho, yung tinatanim mo. Pag yung mangga ho, tinanim mo, di ba, sa umpisa, sabi mo pa, ang tagal-tagal mamunga. Pero pag right time yan na, hindi mo na mapipigilan. Tuloy-tuloy ba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yes. Ganito po yung sa Unified. Kaya, kung sino man nag-invite sa inyo, kung meron bang hindi kayo naintindihan, pwede ho kayong magtanong, pwede ho kayong mag-ask ng question. Andalam ko, ang dami hong sasagot. Then, kung paano mag-join, madali lang ho. Si Apps Grace, tanongin nyo, bibigay yung bank account ni Doktora Lynette Pagatpatan kasi bakit po? Siya po yung isa po sa mga franchisee ho natin ng satellite office ho ng Unified. Kaya ho, they are allowed ho talaga na mag-release ho ng mga account ho talaga. Kaya, mabilis lang kasi akalain mo kahapon when nag-present ako ng 12 midnight ng Jeddah tapos ng alas 2, nagpadala as in, 'di ba? Nag-send kami ng send lang yung bank account ho ni ng ating hub franchisee ho sa Manila kasi doon sila ho magde-deposit. Ganun lang ho sa dali for those as in na magde-decide ho right now. Yung Cavite, madali lang naman. Nandiyan lang kasi sa Pilipinas. Diba? Si ma'am mo sa Belgium, ma'am. Sino nag-invite sa Belgium kay ma'am? Kaninong guest? Valerie. Eh, ano po? Ay, grabe. Yan pa, si Aus Valerie. Kasi OFW. Kaya random na random niya. Random na random niya. Kaya yung puso niya talaga, yung tinatap niya talaga, yung mga OFW ko. Kasi bakit? Isa rin po sa mga OFW dati na alam niya kung ano yung pangangailangan ng OFW. At syaga niya pang magturo. Ay, di ba? Nga, grabe. Congratulations, Apps Valerie. Alam ko, siya po yung ma'am, yung taga-Belgium natin. Siya po yung anghel po ng buhay mo, si Ma'am Valerie. Lahat naman tayo, di ba? Maniwala ka ho. May reason ho kung ba't nandito ka ngayon. Maniwala ka. Nakonta ko po siya sa Google. Yes. Oh, di ba? Grabe, ma'am. Sa dami-dami ng tao na pwede mong pagtanungan o ma-search yung pangalan, kay Apps Valerie pa. Di ba? Team success. Kaya, thank you so much. I hope po nakapag-inspire ho ako sa inyo. Grabe. Na isa lang po sumagot sa mga message ko eh. Yes. Yes, akala ko biro-biro lang ni Apps Grace. Ibang klase talaga to sa Apps Sophia, no? Kaya, grabe po, di ba? Kaya, I want to inspire also for those here. Kung nakaya ko na dati yung market vendor, why not you ho? Na nandito ka ngayon, mas magaling ka ho pagdating sa online. Magaling ho sa pagdating ho sa mga teknolohiya ngayon. Eh, ako ho talaga, wala ho akong masyadong idea. Naging humble daw lang, alamin niyo negosyo, araling through the helps our uplines, our business partner. And tandaan mo, nandito ka ngayon kasi meron kang purpose. Hoy. The glory is Madam Brady, no? / Madam Other G, Madam Sophie.
Mahaba na ng pangalan ko. Kaya thank you so much, Team Success. Yes. Oh, Sofia, binigyan na kita. Ayan. Thank you so much, Madam Marina Nalino. Ayan, di ba? Yes, yes. Kung meron ko kayong mga tanong, sasagutin nyo ni Apps Grace. Okay. Sa ating speaker, ayan si Ma'am Sofia Makara. Ayan, syempre si Madam. Yeah, thank you. Thank you po sa inyong lahat. So, ayan po. Di ba napakagandang negosyo talaga, di ba? So, napapanaw. Yes. Online business talaga. Hindi natin kailangan lumabas ng bahay once na may system ka. Di ba? Pwedeng-pwede na talaga. So, yun po. May mga tanong po ba or clarification about po dun sa ating mga presentations? Ayan, may tanong po? Wala po. Yan, malinaw na malinaw na kay Dr. Ellen. Di ba, ma'am? Ayan. Yes. Si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, may tanong po? Ayan, mukhang wala rin tanong, di ba? So, may ibig sabihin, kapag walang tanong, join na. Di ba? Di ba? So, ganun yan, di ba? So, okay lang ba? I-welcome natin yung ating mga soon-to-be business partners. Ayan. Diba? So, welcome po sa ating, sa Unify, yung syempre sa Team Success. Ayan. So, ga-team, okay lang ba? Pa-welcome naman. Ayan. 1, 2, 3, go! Grabe, grabe, grabe! Welcome! Congratulations po. Ayan, congratulations sa mga soon-to-be business partners natin. Ayan, so thank you so much. Kung wala nang tanong. Thank you, Ma'am Ellen. Ayan, do. Ayan, so ito po. Thank you, Ma'am Ruby from Cavite. Ayun, sa mga team ng Batangas, meron po itong tayong meeting at 9. Tama. Tonight, ma'am? Ayun, ayan. Yes, okay. Pag-facilitate po sa group chat nila. Sige, okay. Thank you so much. Good morning, Ma'am Sophia. Good thank morning. You. Welcome sa mga bagong franchisee. Ayan, mag-picture niya ba? Ayan, picture na. Thank you. Hello, Ma'am Laura, Sophia. Na pala. Thank you, Ma'am Agnes. Okay, so thank you po ulit sa inyong lahat. Ayan, congratulations. So, Tuesday, congratulations by Sir Ryan Smilia from Davao. Ayan, so abangan po natin lahat. Ayan, and syempre po, Wednesday naman, so System Day, and syempre meron tayong special training. Abangan po sinin ating speakers for Wednesday. Thursday naman, ayan, orientation for new entrepreneur ulit po tayo by Ma'am Agnes, ayan. Yes. Then Friday naman. Closing pa rin ako, sa Thursday. Yes. Wala kang choice. Friday. Choice. Speaker pa, yung ating speaker. So ayan, para kabang-abang yung ating mga speaker, okay? Then, syempre, abangan din po yung Hakot Day. Abangan din yung ating speaker for Hakot Day. Ayan. So, yun. So, kung wala na pong tanong, ayan, thank you ulit po sa inyong lahat. So, with that, good morning! Thank you.